just to see me through. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig ay If There Ever Was a Time ng The Crab Family sa kanilang album na Together Again. So wala pong pagtatagal ay mag-aaral po tayo sa salita ng Panginoon dito po sa aklat ng Unang Pedro, 1 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 12. 1 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 12. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Verse 8. Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkapatid. Maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustain ang umalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain yamang na hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang may nais ng payapa at saganang pamumuhay, dila niya ay pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang marayang pangungusap at anumang panlilingnang sa kanyang mga labi, pag-ingatang huwag nukal. Ang gawaing masasama ay iwasan sa tuwina at magsanay sa ugali na matuwid at maganda. Ang mithiing mapayapa at mabuting pakisama sa kanyang puso't diwa ay tuntuning nangunguna. Ang mata ng Panginoon nakatuon sa matuwid. Panalangin nila'y malugod na agad dinirinig. Ngunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang mukha sa puot ay nagngingit-ngit. Atin pong narinig ang advice po ni Peter na we have to live the rightful lifestyle. Kung ginawan man tayo ng masama, ang iganti natin ay mabuti pa rin, no? Our topic for this morning is moody artwork. Paano ba ang ating mood nakakaapekto sa ibang tao at paano ba ang mood ng ibang tao nakakaapekto sa atin? Kung tayo po ay isang moody, alam niyo po ba ito ay parang art, no? It will reflect to the people surrounding us. When you look at art, it will ignite your mood, right? There are arts that when you look at it, nagpapasaya sa'yo. There are arts that when being presented to you, naghahati sa iyo ng mourn, no? So may mga klase-klaseng art na iba-iba ang hatid para sa atin. But the art of our face, no? Yung mukha natin ay isang art yan na nagkukos na nagbabago ng moods ng ibang tao. Kaya nga sinabi ni Paul, ni Peter sa atin that we don't have to, to do evil. We don't have to revenge. All we can do is to do good to those people who are doing bad against us. So what we want to do is we have to show kindness, to show courage, to show sympathy towards other people. Ano pong nais nating iparating sa umagang ito? Simple lang po. Kung ang mood natin ay nagbabago, huwag nating papiktuhan ang ating ginagawa. Kasi minsan ganito, pag ang mood natin ay masama, of course, ganoon na rin ang pagkikisama natin sa ibang tao. Pag galit ka, yung mood mo parang ayaw mong pumansin, ayaw mo na rin mamansin, tama po ba? Even though it is against to your personal will, ayaw mo sanang ganun ang kwan, pero dahil wala ka sa mood na papansin, ayaw mong pumansin. So what happened? Your attitude controls you. Your moods control you. Instead us controlling our moods and attitudes, tayo na tuloy ang kinokontrol ng mood natin. So what my suggestion is, simple, take an action. According to the word of God, do it anyway, no? Sinabi ni Paul, kung halimbawa may
ang kanilang ginagawa ay hindi maganda, gantihan mo ng tama. Ganun pa rin, di ba? Don't never change your mood. Kung titingnan nga natin, sinabi ni Peter sa verse 8, sabi niya doon, be tender-hearted, be courteous. So, gusto niya lang iparating sa atin na gumawa pa rin ng tama despite sa mood natin na hindi tama, no? Sinabi niya doon, binanggit niya pa doon na, do not return evil for evil, but rather blessing. Huwag natin gantihan ng masama yung taong gumagawa ng masama. Instead, we have to give them blessing. So, do not be affected by your mood. Change your mood or change your action. Eventually, your mood will change. Ang inyo pong narinig na awitin is The Greatest Love Story by The Happy Goodmans sa kanilang album na The Southern Gospel Treasury Series. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ito po ang ilang biblical truth na akin pong nasagap at gustong pag-aralan ngayon. Sinabi ko dito, our moods attract affect other people. And their moods might also affect us. But no one can make you upset without your permission. Ulitin ko po, ang moods natin ay nakakaapekto sa ibang tao. At ang moods ng ibang tao ay maaaring makaapekto sa atin. But no one can make you upset without your permission. Kung hindi natin sila papahintulutan na mag-upset sa atin, it will never affect us anyway. So whatever people are doing against us, it will never affect us and leads us to a mood that is not well-pleasing. So anong gusto ko iparating? Simple lang po. Huwag tayong paapikto. At huwag nating hayaan na tayo yung maging cause ng iba ay maging katitisuran ng iba. Nang iba ay magbabago ang mood dahil sa atin. So what is my challenge for you this morning is keep your heart pure before Him. Trust in the Lord. Let your heart be in tune to Him. At nais ko pong iparating sa inyo na kung may mga time man na yung puso nyo parang hindi nyo na mapigilan, pagalit na kayo, eventually, change it. In what way? Make an action, reasonable action, not just reasonable, but the right action, yung tamang gawa ang dapat natin gawin, yung nagbo-boast ng ating moods. How will you show compassion, mercy, or love when you are not in the mood of doing so? Yan yung tanong. Kung wala ka sa mood, na gumawa ng compassion, love, anong gagawin mo? Simple lang ang sagot ko dito. Do and show anyway. Gumawa pa rin tayo at ipakita pa rin natin kahit ano pa man. Anong ibig iparating niyan? Take an action. And this action will generate a mood that you need to have. No? Gumawa ka lang, gawin mo lang kung ano ang dapat, ano ang tama. And later on, it will generate a mood that you need. See, for example, compassion, di ba? Hindi mo feel na mag-show ng compassion. But you do it anyway, tinulungan mo pa rin yung tao despite na wala ka talaga sa mood na tumulong, no? Pinunasan mo pa rin yung sugat ng isang bata. Kahit wala, hindi mo feel, no? Later on, habang naglilinis ka, you can just... You know, the Spirit of God within our hearts will simply convict you and said, you are doing the right way. At habang naglilinis ka siguro sa sugat ng bata, una nakuan, na-disgrasya man yan, later on, what you will feel is you feel the compassion. Ang mafe-feel mo awa na because you take an action of what you feel. No, despite of what you feel. Another point is, let the Spirit of God move within our hearts that the fruits will be revealed. Opo, napakahalaga po ng banal na Espiritu kasi hindi po sa sarili natin gawa tayo naging mabait. Kung tayo lang tatanungin, ang sarap maging, you know, ang sarap na maging masama. Ibig ko pong sabihin, ang sarap na maging hindi involved sa ibang tao. But when the Spirit of God within us, you need to be involved with someone, you know. You need to love and to show your love, you need someone to be loved with. You need compassion. And you need someone to show compassion, pity, kindness.
Whatever it is, no, whatever good fruits that it brings, we need the Spirit of God, because we cannot do it on our own. We need the Spirit of God. So lastly, what I will say is, let the Spirit of God move in our hearts. Have this moody artwork, no? Yung mood natin, baguhin natin. It will develop the art with the people. People will be affected by the moods that we have. So a heart touched by grace brings joy to the face. So kung ang puso natin ay na nandyan yung grace ng Panginoon, it brings joy in our hearts, not only in our face, but also in our hearts. So keep up the good work. Continue to love. Continue to show grace. Continue to show mercy. Continue to develop a mood that will generate goodwill towards people. God bless po. Where did all of our time go?